Dekada 70 nang unang narinig at pumatok sa publiko ang bandang Juan de la Cruz na kinabibilangan ni Wally Gonzalez, Pepe Smith at Mike Hanopol. Subalit makalipas lamang ang 3 taon, kumalas sa grupo si Mike at nag-solo ito. Pinasikat niya ang awiting Buhay Musikero, ang kanyang kauna-unahang album na nag-click sa tenga ng mga Pinoy. Di naglaon, sinundan niya ito ng isa pang kantang naging bukang bibig ng masang Pilipino. Buhat noon, sunod-sunod na mga kanta pa ang sumikat na siya mismo ang sumulat. Siya din ang nasa likod ng sikat na grupong Hagibis dahil lahat halos ng kinanta ng grupo ay pawang mga komposisyon niya. Kasabay ng pagsikat ni Mike Hanopol ay ang impluwensya ng kanyang kakaibang estilo ng pananamit. Pag sinabing Mike Hanopol ay siyempre Pinoy rock, bato, naka-sombrero lagi, tapos gitara, laki sa layaw talaga, yung tipong walang pakialam sa mundo. At dahil sa lakas ng karisma ni Mike sa kanyang mga tagahanga, inilukluk siya ng mga ito sa trono bilang King of Pinoy Rock. Namuhay ng marangya si Mike nung mga panahong iyon, ngunit kasabay ng kasikatang iyon ay ang pag-usbong ng iba't ibang bisyong unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sex, drug, and rock and roll, siyempre, kasi noon may mga kasama kaming mga groupies. Pagbanda ka kasi noon, madali yung mga babae sumama sa'yo. Hindi umuwi yan. Basta't yung inuwian nila kami. Tapos kung saan-saan kami, nandun din sila. Tutulog sila sa amin, kasama sila, kumain, lahat. Drugs, everything. Isang bisyo pa ang tuluyang sumunog ng kanyang mga kita. Nalulong din ako sa sugal. Una, akonti-konti lang. Tapos maya-maya, eto na, lumalaki na. Pag malaki ang panalo mo, babalik ka para kumuha na mas malaki pa. Hanggang sa matalo ka na matalo. Tapos biglang, eto na, hindi ko na namalayan, ubos-ubos na yung credit card ko. Ayan na, hanggang sa magkautang-utang na talaga, matay mga tao, tapos yung mga kaibigan ko, inutangan na, ganun. Tapos hanggang sa bandang huli, talagang naubos na. Sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan, iniwan ni Mike Hanopol ang marangyang buhay dito sa Pilipinas at nakipagsapalaran sa Amerika. Nagtatrabaho ako sa araw, sa gabi tumutugtog ako 6 nights a week. Kasi sa States, hindi pwedeng isa lang ang trabaho mo. Kailangan magdo-double job ka talaga para mabuhay ang pamilya. Ganun. Maayos at payapa na sana ang buhay ni Mike sa Florida. Subalit isang trahedya ang gumulantang sa kanila doon. Tapos bigla na lang dumating itong hurricane na Andrew. Talagang giniba ang Florida, ang Miami. Walang nakatayo, ika nga. Walang bahay na nakatayo. Lahat natumba. No? Lalo na doon sa devastated area talaga. So, ibig sabihin, ang mga tinugtugan ko, bagsak lahat. Balik Pinas si Mike dahil sa pangyayaring iyon. Maganda naman ang naging pagtanggap sa kanya ng mga tao dahil lahat ng kanyang mga in-release na album ay pawang mga kumita. Magkagayon man, nagpasya pa rin siyang bumalik sa Amerika at doon muling ipagpatuloy ang pagbabanda. Sa pagbabalik na iyon ni Mike sa Amerika, isang matinding kondisyon sa pag-iisip ang dumapo sa kanyang pagkatao. I was in prison in fear. Ang tingin ko rito ay punishment, na fear in everything. Pagka tumitingin ako, binukas ko yung mata ko, at kung anong nakikita ko, mayroong fear. Kung ano-anong ibig sabihin, maraming ibig sabihin. At pag narinig ko ang isang bagay, kahit na anong bagay, natatakot ako. Tapos pag pinikit ko yung mata ko, kung ano yung naiisip ko, natatakot din ako. Hindi lang yun. Pati na yung sinasabi ko. Pag nagsalita ako, kinatatakutan ko na rin yung sarili ko. Napakahirap talaga. Napakahirap. Hindi ko na makayanan talaga. I was in the verge of talagang, minsan naisip ko talagang tumalo na lang sa ilog. Ang paranoyang iyon ay inilihim ni Mike sa kanyang pamilya. Ni hindi siya nagkalakas ng loob na magpa-check up sa doktor dahil ang nakatatak sa kanyang kaisipan ay pinarurusahan siya ng Panginoon sa kanyang mga nagawang kasalanan. Doon ako naglulupasay, nagluluhod ako, naghingi ng tawad sa misis ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, sa lahat ng mga sinaktan ko, tinawagan ko sila at hindi na nila maintindihan kung bakit ako nagkaganoon. Talagang iyak ako na iyak, talagang hindi ko na matiis, talagang nagrepent ako that time. Noong magrepent ako, merong healing. Lumuwag ang dibdib ko, tapos nawala yung punishment.
Subalit hindi pa man tumatagal ang pagbabagong iyon ni Mike, balikbisyo na naman siya. At kadikit noon ay ang mga mas matindi pang atake ng paranoia na sunod-sunod na bumalot sa kanya. Doon talaga binigay sa akin yung matinding punishment. All of the time, yung punishment mo na yon, parang nakakulub ka sa sarili mo na hindi ka talaga makagalaw. Dahil sa habag ng Panginoon, natagpuan ni Mike ang sagot ng Diyos sa isang Christian book. Nung basahin ko, lumilinaw at nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Napansin ko, pag may sinabi siya mga advices, sinasabi niya, ito, it's from the verse, ganun-ganun, sa Bible, ganun-ganun. Lagi may ganun. So, sabi ko, Bible, puro Bible itong ano niya eh. Tapos meron pa siya sinabi na, kung gusto mo magkaroon talaga ng malaking strength ng faith mo and power, basahin mo ang apat na gospel. Nung binasa, ayun, nagkakaroon na ng power healing. Meron pa akong nabasa sa Ezekiel. If someone evil stops sinning and keeps my laws, if he does what is right and good, he will not die. He will certainly live because he did what is right. Do you think I enjoy seeing evil people die? No, I would rather see them repent and live. Doon ko nag-fully aware na ang power ng grace niya na receive ko. No, I received the power and grace by accepting Jesus Christ. This was the moment that I have received Christ. Napil ko talaga siya at binigay niya sa akin yung healing and forgiveness. Magmula noon, hindi na humiwalay si Mike sa kalinga ng Panginoon. Naging masigasig din siya sa pagdalo sa gawain ng Diyos na naging gabay niya upang lumalim ang pagkakakilala niya dito. Maraming pangyayari na pagbabago sa katauhan ni Mike Hanopol. Isa na ron yung salitang kanto, yung mga pagmumura, yung mga salitang kung ano-ano mga kalalaswaan, yung kabalbalan, lahat yun. Hindi ko na masabi yun. Dati, pag nagsalita ako, parang may kasamang hatred, may kasamang anger, may kasamang para bang galit yung bang asar, ganun. Wala na yun eh. Nawala sa akin yun. Bagamat naiayos na ng Diyos ang gusot na buhay ni Mike, hindi naman niya tuluyang tinalikuran ang pagkanta dahil ito rin ang ginamit niyang instrumento upang bigyang puri ang Panginoon. Yung revelation na i-spread namin ang messianic praise and worship. So, inumpisahan ko na sa Chicago, nagtayo na ako ng praise and worship messianic doon, tsaka sa Guam, meron na rin, tsaka dito. Yung puso ko ay ialay ko na sa Kanya, yung bibig ko, yung pag-praise and worship sa Kanya. Continually, ever and ever. I'm so happy.